Alam niyo mga kaibigan, hinggil sa kamatayan, meron lang tayong mahalagang tatalakayin hinggil sa kamatayan. Kasi may mga taong natatakot mamatay. Magkaiba kasi ang pagkaayaw, pagkamuhi sa pagkatakot. Ang pagkaayaw o ayaw mamatay o pagkamuhi, pagtanggi na mamatay, masasabi natin ito ay nature. Ito ay nature. Pero ang big sabihin ng nature, likas, na ang tao ayaw niya mamatay. Mamaya babanggitin natin yung hadith. Pero yung khawf, pagkatakot, dapat sa isang mu'min, tayong lahat, hindi natin kinatatakutan ng kamatayan. Hindi dapat sa isang mu'min na kanyang katakutan ng kamatayan. Tingnan nyo ah, ang mga kuffar, hindi mananampalataya, na alam natin sila ay kuffar. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sumasamba sa iba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gumagawa ng iba't ibang unanship. Makikita natin, hindi sila natatakot mamatay. Tayo pa kaya na mu'min mananampalataya? Hindi dapat tayo natatakot mamatay. Kung mamatay man tayo, insha'Allah ta'ala, mabuti ang ating hantungan. Dahil tayo ay mu'min, gumagawa ng kabutihan, insha'Allah ta'ala. Tingnan nyo, basahin natin ang hadith ng Rasulullah. Sabi ng Rasulullah, man ahabba lika Allah, ahabba Allah lika ila akhir al-hadith. Kaya mahaba itong hadith. Sabi ng Rasulullah, sino mang gustuhin niya, mahalin niya ang pakikisalamuha, pakikipagtagpo kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay mamahalin din ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pakikipagtagpo sa kanya. At sino mang kamuhian niya ang pakikipagkita kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay kamumuhian din ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pakikipagtagpo sa kanya. May ilang sahabi nagsabi, nagtanong, kasi ang tinutukoy ng Rasulullah, ang kamatayan. Sabi ng isang sahabi, Ya Rasulullah, akarayatul maut. Sabi ng Rasulullah, ang tinutukoy mo ba ay ang pagkamuhi, pagkaayaw sa kamatayan? Kulluna nakrahul maut. Ang ilan sa atin, karamihan sa amin, ayaw mamatay, nature niya. Gusto pa niyang mabuhay. Pinaunawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Rasulullah, hindi yan ang aking tinutukoy. Hindi yan ang aking tinutukoy. Ang aking tinutukoy sa aking nabanggit, kapag ang isang tao, sabi ng Rasul, ito yung tafsir, paliwanag sa kanyang binanggit. Ang isang tao, isang alipin, ang isang mu'min, kapag lilisanin na niya itong mundong ito, siya ay nagsasakratul maut, mamamatay, na kung saan bababa sa kanya ang mga anghel at babalitaan siya ng mga magagandang balita hinggil sa kapatawaran, hinggil sa mga biyayang kanyang matatamo, ay magiging masaya, maligaya ang isang mu'min at gusto niya niyang bumalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto niya niyang makatagpo kaya si Allah subhanahu wa ta'ala, at sa puntong ito ay mamahalin, masisiyahan din si Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit sabi ng Rasulullah, ang isang kafir, sa oras na siya ay naghihingalong nagsasakratul maw, na kung saan bababa sa kanya ang mga anghel ng kaparusahan, at sasabihan siya hinggil sa mga kaparusahan na kanyang pagdadaanan sa libingan, higit lalo sa kabilang buhay, tatanggi itong alipin na ito na kafir. At ayaw niyang mamatay, ayaw niyang makatagpo, bumalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din sa makatuwid, kamamuhian din ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pakikipagtagpo sa kanya. Ibig sabihin, sa madaling salita mga kaibigan, ang isang mu'min, tayo ay nabubuhay, ayaw nating mamatay. Pero wag nating katakutan. Dahil sa oras na tayo ay nagsasakratul maut, at ito ilmul ghaib,
lingid na kaalaman, sa oras na lilisanin mo na itong mundo na ito. Lilisanin mo na, na pagtanto mo na, na ikaw ay mamamatay, babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan may makikita ka mga anghel na binabalita ang kanilang magandang balita, sa oras na iyang punto na iyan, gusto mo nang bumalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil napagtanto mo na, nakapagpahinga ka na dito sa mundo. Gusto mo nang matamo ang mga biyayang ipinagkaloob o ipagkakaloob sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa libingan higit lalo sa kabilang buhay. Kaya nga nabanggit sa isang hadith, al-mautu rahatul mu'min, ang kamatayan ay kapahingaan ng isang mu'min. Nakapagpahinga lamang ang isang mu'min sa mundong ito. Sa mundong ito, mula sa mga pagsubok, hinagpis, mapapait na pagsubok. Kaya wag natin katakutan ang kamatayan, subhanallah. Kaya isa sa sunna kapag may namatay na mu'min, hindi na natin dinidelay ang kanyang paglibing. Narinig natin na ang sunna, kung maaari, ilibing na. Dahil kung makakapagsalita yung bangkay na iyon, gusto niya niyang mailibing dahil napagtanto niya niya. Nalaman na niya yung mga biyaya, pagpapala na ipagkakaloob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya para niyang sinasabi, ilibing na ako upang makamtang ko ang mga biyaya, mga paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang matatamo sa kanyang libingan. Higit lalo sa kabilang buhay, subhanahu wa ta'ala.